Hello mga kuya at mga ate, grabe ang turbulence dun sa bus. Ayan, magandang araw at magandang gabi sa inyo. Welcome ulit sa ating panibagong vlog. Ang vlog na to ay tungkol sa isang special na tao na aming muling nakita after more than 1 year. Ayan. Ikakwento ko sa inyo bakit siya special sa amin. Sa atin. Hindi lang sa amin, kundi sa ating Team Kuroda. Ayan. Ayan, pagdating namin nga pala ng Dait, sinundo kami ni Kuya Bal sa bus terminal. Tapos, pagkadating doon ay dumiretso na kami ng landing pads o doon sa lighthouse na tinatawag. Yung sa may bahay mismo ni Kuya Val Santos Matubang at Ate Edna Vlogs. Yan. So pagdating doon, syempre may warm welcome ka agad. Pinagtimpla kami ni Ambasadora ng coffee. Tapos ito naman si Mami, ayan. Nagbukas na siya ng kanyang mga pasalubong. At alam niyo ba kung kanino nang galing yung mga pasalubong na yan? Syempre kay Ate Bams. Yan. Ginamitan niya pa yan ng hagdanan para kunin doon sa kanyang bodega. Ayan. At ito na yung special na tao na tinutukoy ko. Ayan. Yan si Kuya Starax. Yan. Cool na cool yung kuya na yan. At after a year ay talagang hindi pa rin nagbago. Kung gano'n siya ka-humble noon ay ganun pa rin hanggang ngayon. Konting kwento lang tungkol kay Kuya Starax. No? Kung paano kami unang-una nagkita. Si Mami ay nasa Japan noon at sinabi niya na meron kaming tutulungan na isang PWD. Actually, hindi niya pa alam na PWD. Pumasok yun sa kanyang live. Tapos, nalaman namin na yung palang tao na to ay may sakit. So, yun. Ang ginawa po ni Starax ay talagang lumuwas siya papunta dito sa Maynila. From Laguna. Laguna pa yata si Kuya Starax nun eh. Tapos dumiretso siya para kuhanan din o tignan at para maging content sana ni Mami yun. Ngayon na pinuntahan namin yung tao at nakita nga namin yung kondisyon niya. So, pero bago ho nun, bago namin puntahan si Inang, ay itong si Starax bago namin ma-meet sa mall. Nagkita kami na ito sa Mega Mall eh. So, hinihintay namin siya, medyo matagal siya. So nagtataka kami, kaya inisip namin baka naligaw. Yun pala, along the way, meron siyang na-meet na isang pulubi na parang taong grasa na medyo binatilyo. Parang ganun na mukhang gutom na gutom at hapong-hapo sa init. So inalok ni Kuya Starax na pakainin, bila ng damit. Ayun, tapos nakwento pa nga ni Kuya Starax na habang nasa loob sila ng Jollibee or McDonald's, talagang ano, pinagtitinginan sila ng tao. Tapos parang ayaw nilang papasukin. Sabi ni Kuya Starax, hindi, kasama ko yan, ibilan natin ng pagkain, bibilan ko yun ng pagkain ng kailan dito. So, doon namin talaga nakita yung pagiging ano, charity, yung talagang puso ng aming Kuya Starax. So ayan yung regalo ni Mami, pasalubong ni Mami sa kanya. Diba, ang ganda. Actually siyang namili niyan eh. Ayan. Nag video call si Mami sa kanila doon sa mga bibigyan niya ng pasalubong. Tapos sabi niya, oh sige, mamili kayo kung anong gusto niyo habang namimili sila doon sa ang tawag doon ay outlet. Yan. Sa Japan kasi meron silang outlet ng mga bilihan ng mga original na Nike, mga sapatos. Iba-ibang brand actually. So yun, nagkasya kay Kuya Starax, saktong-sakto. Ang galing. At syempre, tuwang-tuwa naman tong ating kapatid. Si Kuya Starax ay dati, nung nag-start pa siya, eh, maliit lang din yung channel niya. Actually, hindi man ganun kaliit. Medyo marami-rami na rin siya subscriber, pero iniisip niya medyo kulang pa rin, lalo na sa mga pangangailangan ng family niya, yung mga anak niya na nag-aaral.
So, nandiyan si Mami noon sa ano niya, sa likod niya. Pagka meron siya mga naiisip na content, lalong-lalo na pagdating sa charity. So, simula pa noon, almost 1 year mahigit, si Mami tumutulong sa kanya, sinusuportahan ko ano man yung mga pangangailangan niya, hindi man lahat, pero yung mga konting pwedeng itulong ni Mami, ibinibigay niya kay Kuya Starax. At alam niyo, ang galing nito ni Kuya Starax kasi ngayon ay silver button holder na rin siya. Meron siyang 100,000 subscribers. So, grabe achievement after 1 year. Nagkakintuan nga lang kami noon nung kumakain kami sa Mega Mall. Sabi ko sa kanya, doon pa lang sa kwento mo sa akin, kuya, sabi ko sa kanya, malayo mararating mo. Lalo na pagdating sa pag-charity. Darating din yung break para sa iyo. Siyempre, darating yun kapag kainalaw ng Panginoon. So, ito naman si Kuya Starax, hindi nakakalimot. At isa to sa mga lagi nag-attend ng mga Bible study ni Kalinga Prab. Yan, kaya talagang makikita mo na blessed siya. Ayan, so ready na nila yung mga pangregalo kasi kakarating lang namin yan. Ayan, na-empake na ni Mami yung kanyang mga gifts para kay Baby Rabbi at Kalinga Prab. At syempre dun din sa mga iba pang kalingap na pupuntahan namin. So nakita nyo kanina, binigyan na namin si Kuya Starax ng kanyang Team Kuroda shirt. Yan. Tapos yun, yung mga iba din namin, mga nakasalamuha, nakasama noon nakarang taon sa dito sa Daet, ay dinalan din ni Mami ng mga maliliit lang na pasalubong, kung ano lang yung kaya. So yun, maya maya lang meron tayo ipapakita kung ano bang naging achievement na itong ating Kuya Starax na to. At kami po ay super proud sa kanya. Alam ko maraming proud sa kanya, hindi lang kami, lalo na yung mga tao siguro na talagang dati niya pang supporter. At syempre, mas proud din yung mga taong natutulungan niya. So, yun. Eto na. Nakakatuwa, no? Kasi yan, nagyaya siya. Alam niyo ba kung bakit kami niyaya? Yan, makikita niyo. Kasi meron na siyang kotse. Yan, isa sa mga achievement ni Kuya Starax. So, ngayon, no, dati, nag-commute siya from Mega Mall. Tapos, alam niyo, nag-book lang kami ng angkas para makarating siya ng dun sa aming tutulungan, sa aming na-scout na si Inang nga. Pero ngayon, nakita niyo naman, meron na siyang magagamit sa kanyang pag-scout. Yan, nandiyan na lahat ng mga gamit niya. Ilagay na rin siya ng bigas. At syempre, meron na rin siyang gamit para sa kanyang pamilya. Yan, talagang sobrang thankful na ito. Napanood ko yung mga vlog ni Kuya Bal nung binigay na sa kanya yung sasakyan niya. Talagang grabe ang emosyon na naramdaman ng aming Kuya Starax. Kaya nakatawa dito sa taon na to, may pagkakengkoy pa rin. Kaya talagang masaya siya kasama. Talagang kahit saan mo siya dalhin, marunong makisama. At ganyan-ganyan lang siya, pero yan, malalim na tao yan. Maraming hugot sa puso yan, maraming mga experiences sa buhay na talagang pwede nating kapulutan. Yan. Doon sa mga iba na medyo may pagka-judgmental, mas mabuti talaga ang mga tao ay makilala muna natin ng personal bago natin sila kuhusgahan. Ito naman si Kuya Starax, talagang maraming nagmamahal dito. So, ito, kasama pala namin dito si Kuya Kalampitos TV. Bumiyahin na kami at tuwang-tuwa kami kasi talagang siya talaga yung nag-initiate na, ate, sabi niya kay Mami, ate, ala, nandiyan na yung kotse ko, ipapasyal ko kayo. So nakakataba ng puso talaga na itong tao na to, humble talaga, humble pa rin.
kung tutusin sa mga ibang mga nakaka-achieve na mga ganun, na meron na silang 100,000 subscribers, eh ano ka na lang sa kanila, diba? Baka pag nag-hike ka dun sa mga live nila, baka hindi ka na mapansin sa dami. Pero ito pa rin siya. Ganun pa rin, parang hindi nagbago. No? From yung nag-start siya, tapos hanggang ngayon na may mga na-achieve na siya. Kaya thankful din kami, lalong-lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at syempre kay Kuya Rab, na talagang hindi nila pinabayaan to si Kuya Starrax. Actually, yung history na ito ni Kuya Starrax sa dait ay mahaba rin, kaya siguro sa susunod na part na. So, ayun. Yun lang. Konting kwento, konting chika tungkol sa aming Lodi, si Kuya Starrax TV. Ang original na rock and roll. Ang rockstar. So, ayun. Maraming salamat ulit. At maraming salamat sa pag-suporta ninyo sa Team Kuroda Premier Promotion at sa lahat ng mga sumusuporta sa aking munting channel. Maraming maraming salamat. Don't forget to like and subscribe sa aking munting channel. At ako'y nagsisimula pa naman. So yun, sana kapulutan din natin ang aral, ang buhay ng isang tunay na kalingap vlogger na katulad ni Kuya Starrax TV. So hanggang sa muli, paalam mga kuya at mga ate at mga mahal naming mga kasamang Team Kuroda. Regards sa inyo lahat. God bless you all and God bless you in all ways. Babush.